alam po kasi ng 500 pesos yung lalaki, ma'am. Tinulungan mo siyang maghanap? Hindi po. Tinakpan ko lang hanggang umalis siya. Mga kaibigan, isang araw nag-usap ang mag-ama, ang sabi ng anak. Tay, may multo daw sa kwarto. Tot ng tatay, sino man nagsabi? Ang sabi ng anak. Si inay po, tatay. Tot ng tatay, hindi yan totoo, anak. Huwag kang maniwala rin. Mabuti pa, samahan mo ako sa kwarto. Dalawang laos na bolster na nag-apply sa bagong trabaho. Ang isa ay matalino at ang isa naman ay medyo walang alam. Pagkatapos ng interview ay nalaman ng matalinong bold star na tinanggap ang kanyang kasamahan na medyo wala namang alam. Ang swerte mo naman, tanggap ka na, sabi ng kasama niya. Ano ba ang ginawa mo at ikaw ang kinuha? Sumagot naman ang kanyang kasama. E nag-fill up lang ako ng biodata, kagaya mo. Tapos may tanong na nakalagay sa form na sex. Ang sinulat ko, anytime po. Kaibigan, isang araw habang nagiinuman ang magkakaibigan, po si Buboy, sabi ni Buboy, patay na ang ating kaibigan na si Enteng. Sabi naman ang kanyang mga kaibigan, paano siya namatay? Sabi naman ni Buboy, nasagasaan ang isa niyang daliri. Ang sabi naman ng kanyang mga kaibigan, paano namatay? Is daliri lang naman yan. Ang paliwanag naman ni Buboy, nangungulangot siya nung masagasaan. Come on! Kaibigan, isang araw naglalaro si Juan at si Pedro. Sinabi ni Juan kay Pedro, Pedro, you look like a hippopotamus. Sabi naman ni Pedro, thank you, thank you, thank you. Ngunit makaraan ang isang buwan, habang naglalaro ulit si Pedro at si Juan, biglang sinuntok ni Pedro si Juan. Sabi ni Juan, ba't mo ko sinuntok? Sabi ni Pedro, ba't mo ako tinawag na hippopotamus? Sabi ni Juan, nakarang buwan pa yun eh. Sabi ni Pedro, kasi kagabi ko lang nakita yung picture ng hippopotamus. Alam mo pare, pangarap pong kumita ng 1,000,000 kada buwan, gaya ni tatay. Wow! Ganyan ba kalaki ang kita ng tatay mo? Hindi. Ganyan din ang pangarap niya. Mga kaibigan, ano daw ang kadalasang sakit ng mga baboy? Idi, pigsa. Ano naman daw ang gamot sa pigsa? Idi, ointment. Tano ang mag-asawa isang araw nang umaga nang umuwi si Mr. ang sabi ni Mrs. Bakit ngayon ka lang? Inuumaga ka na ng uwi. Sabi naman ng mister, kasi naglaro kami ng golf. Sabi ng misis, golf? Sa ganitong oras? Alas 3 ng umaga? Ang sabi naman ng mister, opo, ang aming ginamit ang mga nightclubs. Kaibigan, isang araw, tatlong lahi ang dumalo sa isang handaan. Nakita na mga bisita na mayroong handang espageti. Ang sabi ng Italiano, wow, that's my favorite. Ang sabi naman ng Amerikano, it's dinner time! Ang sabi naman ng Pilipino, sino may birthday? Sino may birthday? Itay, muntik na akong maging number one sa klase! Bakit mo naman nasabi yan, Nap? In-announce kasi ang number one sa klase. At tinuro ni Ma'am yung katabi ko. Diba, muntik na ako? Isang araw, galit na umuwi ang may bahay at napagalitan niya si Inday. Ang sabi ng may bahay, bakit ba ang daming kalat dito? Hindi mo yata ginagawa ang dapat mong gawin. Sagot naman ni Inday, ate, nagawa ko naman po yung mga inuutos niyo. Sabi ng may bahay, ay nako Inday, kung ganyan lang ang mangyayari, kukuha na lang ako ng ibang helper. Sabi naman ni Inday, sige po ma'am, para mahati po ang trabaho ko dito. Recitation? Juan, ayaw ka! Ano ang ating pambansang ibon? Chicken ma'am? Kulay brown ito. Fried chicken? Mas maliit ito sa chicken. Chicken cubes ma'am? Get up! Get up! Kaibigan, mayroong dalawang bagong kasal na pumunta sa sikat na doktor. Ang sabi ng doktor, mayroon akong maganda at masamang balita sa inyo. Ang sabi ng mister, Dok, unahin mo na yung magandang balita.
Ano po ba yung magandang balita? Ang sabi naman ng doktor, ang magandang balita, buntis si Mrs. Ang sabi naman ni Mrs. Doc, ano naman po yung masamang balita? Ang masamang balita, baog pa rin si Mr. hanggang ngayon. Sa isang recitation. Juan, magbigay ka ng pangungusap na may tayo-tay. Opo, ma'am. Si Itay ay nadapa. Tayo-tay! Tayo-tay! Tayo-tay!